Hello everyone, welcome to our channel. At ito, sinimulan na po natin ngayong January 2022 ang Q&A with Glenda. Dahil dumarami na po ang inyong mga tanong at mas mabuti na para mas mahaba ang maging sagot natin, medyo mas kompleto, gagawa na natin ang videos. Okay, makikita nyo na sa park ako ngayon, dito malapit sa amin. Galing ako ng dubbing. And by the way, sa lahat po ng mga nagtatanong kung bakit ang tagal kong hindi nag-video, nagka-COVID po ako. Tinamaan ako ng Omicron. Okay, at may video po tayo na mga guidelines para sa cancer patients in case magkaroon kayo ng COVID. Kasi hindi na talaga may iwasan. Minsan kahit anong pilit mo, tatamaan ka talaga. Katulad ngayon, risky itong ginagawa ko. May mask naman ako, pero kailangan ko lang sagutin ang ilang mga tanong na pumasok sa ating mga comments. Ayan. Okay, tungkol sa pagkain, ang Q&A na ito. Bawal ba ang oil? Ito ay comment sa isang food vlog ko. Okay, bawal pa ang oil. Walang sinabi ang doktor sa akin na bawal ang oil. Basta sinabi niya everything in moderation. Kung puro prito-prito ang ulam mo, hindi na maganda yon. Okay, kung puro burger-burger, hindi na maganda yun. Kailangan balanse pa rin. Nung nakakimo ako, kumakain pa rin ako ng prito paminsan-minsan for my mental health. Pero madalas ang ulam namin may sabaw. Maganda kasi sa mga may bukol-bukol, like mga, kahit mga may sipon-sipon, may sabaw pa rin na ulam. And then kumain ka rin ng isda, fruits and vegetables. Balance. Hindi burger sa kabilang kamay at burger sa kabilang kamay. Hindi yung balanced diet. Okay, you know what I'm talking about. Walang sinabing bawal, pero mas maganda pa rin iwas sa oil para protektahan na ang ating kidneys, ayan, liver, ayan, para protektahan pati yung ating mga puso. Mas maganda kung konti lang yung oil. Pero hindi naman, like ako, hindi naman kasi ako, ngayon na maprito, no? Nagluluto ng mga maprito-prito. Hindi na masyado. Ang ginagawa ko sa bahay, madisiplina na akong kumain. So when I'm out, kung ano available, pwede kong kainin. Alright, next question. Pwede bang kumain ng fried chicken? Kung meron akong vlog actually ng mga pagkain na tamang kainin during chemo at pati yung diet ko ngayon as a cancer survivor, pwede nyo pong hanapin. Yung fried chicken, kumakain ako noon every once in a while. Pero kahit nung nakakimo ako, kahit hindi yung fried chicken, basta chicken, ingat na ingat kami yung part na may dugo-dugo. Dahil sa salmonella. Siyempre, pag nakakimo, immunocompromised ka. So, wala tayong masyadong panlaban. Yung immune system natin down. Kapag mga ganyan bacteria, wala. Kaya nga hindi tayo pwedeng kumain ng prutas na may balat katulad ng apple. Unless balatan mo yan or ibabad sa baking soda kasi baka may pesticide yan, wala tayong panlaban doon. Fried chicken, okay, ganito. Iwas lang doon sa part na may sunog-sunog. Minsan yung balat. Pwede mo kainin yung balat kapag yan ay free range or ano ba yung tawag doon? Organic chicken. Pero hindi rin naman kasi ako mahilig sa balat. At saka, anong tawag mo rito? Yung may sunog, yung balat-balat. Saka yung, yun nga, minsan kasi kapag fried chicken, hindi cooked through yung tawag doon. So yung part na malapit sa buto, may dugo pa yon. Pero ganito, kung on chemo ka or kahit after ka na mag-chemo, survivor ka na, gusto mo nang tumitingin-tingin ako doon kasi may tao. Gusto mo maging healthy. Siguro instead na ang iniisip mo yung on the edge na pwede pa ba to, pwede pa ba to, pumunta ka na yung medyo malayo doon, yung mga healthy, sa healthy side ka na. Hindi naman natin sinasabing bawal na yung ganito, bawal yung chicken. Ako, kumakain pa ako ng burger every once in a while for my creatinine. Pero mas targetin na natin yung mga pagkaing maayos katulad ng gulay, prutas, yeah, brown rice, eggs, cheese, isda. Okay, pwede ang meat, mas maganda yung may sabaw. Pero everything in moderation, hindi puro karne. Ako din hindi ko kaya yung puro gulay. Manghihina ako, it has to be mixed. Pero may mga kaibigan ako, puro gulay siya. He's a vegan, pero ang macho. Ang ganda ng katawan. Ako pag puro gulay, ay naku, Diyos ko po. Lalong siguro papayat ako ng sobrang-sobra. Okay? Depende yan kung anong kaya mo. Pero siguro wag na natin, parang ano eh, parang kasalanan yan eh, do. Pwede bang, kunyari lang ah, ang sagawa nitong illustration ko, pero ito lang yung unang naisip ko eh. Pwede bang pumitik ng pakonti-konti? Konting bond paper lang naman sa office eh, wala naman tao. Konting lapis lang naman eh. Konting staple wire lang naman eh. Pakonti-konti, baka pwede ba yan? Bakit nandun tayo sa edge? Pwede ba yung fried chicken? Pwede ba yung ganito? Baka naman pwedeng may sabaw kahit isda, galunggong. Diba? Kahit konting tilapia dyan. Iwas na nandun sa oily. Kasi kung ang hirap din na nagdadasal tayo for good health, pero yung mga kinakain natin hindi healthy. But if you want to eat fried chicken for your mental health, every once in a while, ha,
Eh, pwede naman siguro. Kasi hindi naman din yan binawal sa akin. Kaya lang, minsan addictive yung mga ganyang pagkain. Kasi marami na yung mga nakahalong preservatives. Hindi naman preservatives, pero yung seasoning na hindi natin alam kung paano i-pronounce yun. So, ingat na rin. Hindi yan bawal, but again, everything in moderation. Ah, okay. Ang next question natin, karne. Bawal bang kumain ng karne? If you are on chemo or out of chemo, hindi po binabawal ang karne. In fact, may time noon, pinagsabi na ako, doktor, kumain ka ng karne. Kumain ka ng hamburger, okay? Sabi rin kahapon ng doktor na kausap ko, baka puro ka isda. Hindi nga eh. Sabi niya, kumain ka ng konting karne. Kailangan balanse pa rin. May sustansya pa rin makukuha sa karne. Ano ba yung tinutukoy nating karne? Merong, of course, sinasama ko na dyan yung chicken, syempre. Healthy pa rin yung chicken. Merong pork, merong beef. Okay, alin dyan yung mga kinakain ko? Kumain ako kanina ng pork, spare ribs, sinigang. Lagi ba yan? Hindi naman masyado. May time hindi na ako kumakain ng pork, pero every once in a while, like kanina, free food yun eh. Di kain. Chicken, bumibili ba ako ng pork para sa bahay ko, sa ref? No, I don't. Kung luto na, bibiliin ko, sige. Pero yung hilaw, tapos ako magluluto, hindi. Beef, hindi, kasi ang tagalutuin. Kakain ako sa labas. Anong binibili ko? Chicken at saka salmon belly. Yun talaga yung kumbaga staple. And then eggs. Kailangan pa rin ng karne sa katawan. Hindi po yung binawal. Unless, ang doktor niyo nagsabi, depende kung anong case niyo, sinabi niya na talagang bawal, then talagang bawal. Pero kung hindi naman binawal, kumain po tayo, pwede. Everything in moderation. Kasi, syempre, pag puro karne-karne pa rin yan, apektuhan yung bowel movement, maapektuhan yung performance ng kidneys. Ayan, eh, mahirap naman po, eh, lalo sa Pilipinas, pagka nagkasakit ka ng ganito, kunyari yung diabetes, ay matapang ang gamot, maapektuhan yung kidneys. Kaya yung iba na pupunta sa dialysis, yung iba sakit sa puso, sa kakakarne, tapos naggamot sa sakit sa puso, and then napunta sa dialysis kasi nagtamaan din yung kidney. So, parang nag-domino effect. So, ingat na rin sa pagkain. Naniniwala pa rin ako na if you don't make food your medicine, medicine will be your food. So, maging maingat pa rin po tayo pagdating sa ating pagkain. Siyempre, babalik pa rin po tayo sa pagkain ng gulay, prutas. Yes, I eat brown rice and white rice sometimes when I'm out. Pero, pag sa bahay, brown rice talaga. And then, syempre, huwag kalimutan, isda, okay, balance diet, chicken. And then, pag nasa labas, okay, paminsan-minsan kung ano yung available, kumakain pa rin ako. Pero, mas nakakarga na sa akin yung healthy food. And then, meron ako smoothie na matagal ko nang hindi nagagawa, babalikan ko. Ano siya? Binabad sa baking soda muna para malinis. Celery, spinach, and then romaine lettuce. Yo, para malinis ha, binabad sa water with baking soda, hinugasan ng maraming beses, mga tatlo, before and after the baking soda with in water. And then, meron ding apples, meron ding banana, and then milk, fresh milk, o smoothie, para magandang bowel movement, okay? So, yun, para meron kang fiber lagi, may gulay, at maganda maraming gulay. Okay, so yun po ang ating Q&A. Kung may questions pa po kayo, pag-sinan nyo po yan sa Facebook page ko, sa Messenger. Okay, hahanapin ko po yung mga tanong ninyo at sasagutin ko na po sa vlog. Alright? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, please don't forget to subscribe and share with your friends. And if you have questions, comment nyo lang po dyan sa comment section. Dyan nyo na po ilagay. Alright? Para makita ko kagad. Maraming salamat. God bless you all. And stay safe and keep on praying dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!